recording artist, TV host, actress, endorser, role model, and achiever. Yan si Casey Concepcion sa mata ng publiko. Iniidolo ng marami, lalo na ng kabataan. Pero alam nyo ba na sa likod ng camera, there's another side of Casey na hindi pa natin nakikita. This morning, makikilala natin si Casey na simple at totoo bilang isang tao. Sa loob mismo ng sarili niyang condo unit na first time niyang ipapakita sa TV. Tara, simulan na natin ang ating tour. Morning mga kapamilya, ang tagal nyo na tong wish and now your wish is coming true because nandito na tayo sa tahanan, sa kanyang petit palais ni Miss Casey Concepcion. Good morning! Oh my gosh! Good okay. Morning! Let's start ah! Yeah. Wow, medenka! From? This one I got from a friend who was selling it. So, this was my first investment na painting. Tita Kris, dumiretso tayo kagad. Dumiretso tayo dito. You want coffee? Later. What's this? Well, this is just one of an those investments. Yeah, it was my first painting na wow. I talaga. Splurged on. Oh, wait. I have a gift pang bahay na ano. Kasi pang ano. Kasi one of my favorite scents, scent of peace. We all need peace. Oh, thank you. Dinalawa ko na para ano. Hi, tita. Thank you so much. Sure. Let's start here. Ito. Ilan dito ang gawa ni Mark Nicknow? Okay, so all of the ones na naka-canvas, that's by Mark. This one is in Paris before kami lumabas to go clubbing. This was in Shanghai. We watched the Bjork concert in Shanghai. Whose idea was this? To frame it this way? His idea. Nice. This is from your mom, right? Yes, this one is vintage Louis Vuitton trunk. Kasi I love traveling. I love trunks talaga. May laman? Wala siyang laman, Tita Kris, pero meron siyang serial number. So, hinahanap ko yung may-ari nito from 1920s pa. Wow! No, I mean, now. Kasi, di ba, in a condo, you have to make the most, di ba, of the space okay. That you have. This is antique. And since antique siya, takot ka. Ayokong maglagay ng gamit. So, this one, this just opens up normal. Pero parang, ayoko siyang galawin masyado because nga, it's baka masira. Vintage. So, did this come from your mom's West Grove place? No, bago talaga to. This one, she got it from Paris, but I think she had it in Wakwak for the longest. Ganda. Tapos yan, Ita Kris, the guy that owned it, kung babae man siya or malaki. 1920s case, ang ibig sabihin niya, wala pang claims. 90 years? Na? Oo. Mag 100 years wow. Na siya. This is from Bangkok, but it's uh-oh. My lola's pangana. Ay, so yung mga gamit niya sa bahay na alam niyang fantasy ko nung bata ako. Binigay pa. Ay, sweet naman. This is also from your lola? This is from my lola, Tatiana. Kinuha mo rin? Tindas ma? Kinukuha ko na kasi lahat ng mga meron siya doon. Ito yung piano na pinaayos namin because this was hers when she was younger. Ang galing. Ito. As we move on. Okay, ito naman yung illuminated wall na to. What is it? Okay, Tita Kris, itong wall na to, I spent so much time on this wall. I spent 7 months just figuring out kung ano yung gagawin ko sa wall. Because statement piece siya. And I always had, since college, meron akong idea na I wanted to have a statement wall. Kasi kung iba wallpaper yung linalagay nila or this is made of color. I researched for 7 months and ang nahanap lang namin to give the effect was white onyx. So, ito na yung pinaka-splurge ko sa buong bahay. Tapos yung siya. Wall talaga. Wow! Saan yan? Saan mo nahanap to? Italy. Oh my God. Italy. Wow. And then, meron siyang effects, Tita Kris. Nagde-dim siya. So, pwede siyang nakapatay. Pero syempre, mas maganda yung naka-on. Bakit onyx ang pinili mo na puti? Buti na lang puti, ah, kasi the black daw is a separation stone. Yeah, kaya nga white. Oo. Hindi ako na ng black. Correct. This is an office space, pero pwede rin guest room. So, meron akong tito who's an architect, Tito John Pangilinan. Yes. Whose wife, Tita Vicky Aldeguer, Pangilinan, helped me with everything. So, ganito siya. Bye, Tita Kris! Diyan ka muna! So, pwede siyang conference room, just para pag... For adult stuff, if you want to do a meeting or pag may mga guests, goodbye muna. There.
Saling to? That's by Milo Naval. Ay, okay. Wow. Yan. So, kamagong yan, Tita Chris. Beautiful. Isang malaking trunk ng kamagong. This is the office bathroom. Ilan ba? Swerte ang dami. Yeah, each bedroom, ganda na, each bedroom had a bathroom. Silipin natin ha, kung anong ginawa mo dito. Uy, may shower pa. So in fairness, it's really complete. Yeah, so if the guests want to come, meron silang shower. Ay, kaya lang wala kang ano, shower curtain. Wala pa nga. So, pero hindi naman yan muwi-wisik. This is all Pinoy. This is rattan. This is from Paris. But I think a shop here has it also. So nice. It's live wood, kaya bumubula-bula, tita. Kasi ganda. Yung itsura nito ng bagong bili, hindi na siya pareho. Kasi buhay pa yung wood sa loob. So yung bubbles, yun yung parang humihinga yung wood. So meron silang warranty na lifetime. Whose idea was this? Na it's gray, it's minimalist, but there's may floral. Ganda. It was summer, so I decided to... I asked my tita kung pwede ako mag-floral na pillowcase. Meron din siyang sinusuggest na parang birds yung design, but then I wanted something more girly. Ganda. And then yung gray, yun na yung pinaka... yung fabric niya when I bought the couch. Alam mo, gustong-gusto ko yung mega nito. Yung may reading nook ka, may bay window ka, may muni-muni area ka. At hindi lang yun, Tita Chris. Storage ano? Yan sa ilalim, alam mo ba? Kasi it's so relaxing eh, to stare out, di ba? Into the water. Nice. Saan dito yung storage? Ayan siya. Meron siyang storage sa loob na pwede. Ang galing. Anong nilalagay mo dyan? Mga pillows ng guests, stuff for the guests, tuwalya ng mga guests.